pangyari natin sa Rubino sa kanyang huling handuman nagpapaalala sa atin na napakahalaga yung paghahanda na pagsisisi ng kasalanan sa gawa tayong mga mananampalatayang Katoliko. Isa po sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay alin yung kapatawaran ng kasalanan tulad na ipinamanik ko sa Ebanghelyo. Magsisi kayo, tumalikod sa inyong kasalanan at pabinyag kayo. Wala na lahat naman tayo ay binyagan. Pero hindi lang ang binyag ang nagpapatawad ng kasalanan. Sa pitong sakramento, apat po. Pangalawa ay alin, yung sakramento ng umpisa. Ay palagi nag-aanyaya sa panahon ng Adviento at Kwaresma na magkaroon ng kumpisala ng bayan sa Luneso, no? May kumpisala. Pero hindi naman sa pagkakataon na yun, ibig sabihin yun ay pangmaramihan. Pero anytime, pwede mo tayo mag-umpisala kapag may available na pari. Ano pa, yung banal na pagdiriwang ng misa. Kaya nga kanina sinabi natin na kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Sa unang bahagi yun ng misa, kaya nga sabi pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan. So bago tayo dapat pumunta sa makikisa sa misa, inaalala na natin yung ating mga nagawang kasalanan. Pinapatawad din yun sa banal na misa, yung binyala, yung malaking kasalanan ay hindi kukumpisan natin. Pero bahagi yun, no? Na tama yung sabi ng mga matatanda, magsimba ka para magbawasan ng iyong kasalanan. Pero dapat hindi huli. Kasi kung kayo na huli na, hindi nyo mararamdaman yung absolution. Kasi yung absolution na rin, nasa unang bahagi, kapag dumating kayo ng pangapagbasa na, huli na kayo. Wala na rin yung pagkapatawad ng kasalanan. Nandun sa unang bahagi yung pagkapatawad ng kasalanan. At higit sa lahat, tumalit, patuloy yun natin ang binibigyan din yung pagkapahayag sa langit ng langis sa mga may sakit. Na yung mga may sakit, yung mga nakarating na sa higaan, ay huwag kayong mahiyang magpatawag ng pari. Para mapahiram ng Santo Onyo. Yung iba ayaw magpatawag kasi makakala nila kapagpuntahan ng pari mamamatay. Alam niyo, mamamatay ko tayo. Puntahan lang tayo ng pari o hindi. Ang mahalaga yung pinapahiran tayo ng Santo Onyo. Kasi may kaakibat yun ang pagkapatawad ng mga kasalanan. So, kaya kung patuloy namin pinapahayag na sana po ay pakinabangan natin yung biyaya na huwag ko ba yung matakot? Kaya alam mo ba kapag pinuntahan ng pari, mamamatay na. Kaliway na ito, ano nangyari? Namamatay tayo na hindi malamang napahiran ng Santo Onyo. Ay, itang-kita mo yan. Kaya nga, kapag namatay kayo, tatanong noong sekretarya, napahiran ba yun ng Santo Onyo? Bahagi yun. At igawin po yung aking pinibigyan ng pinili nung nanawa ko. Kung ako walang sanang masusunod, kung lahat sanang ang aming ililibig, sanang napahiran malamang ng Santo Onyo, ay hindi ko tayo magkaroon ng maghanap niya kapag hindi yung pinapinabangan niya. Pagkataon na kung sarili makita ko natin. Yung nalaman ko, ay bahagi yun na kung saan ay may pakilala natin halin.
ano yung may bibigay na tatanungan. Well, ito isa sa mga sakramento na magpapayag sa atin ng kasiguraduhan. Yun ang malita ng kasiguraduhan. Na ang sino mang napahiran ng santoon ay makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Kasi nakahingin ang tawad. Paliwala na nakahingin ang tawad. Hindi ko naman sinasabi na yung hindi napahiran ng santoon ay hindi na pwede pumunta sa langit. Kaya lang, hindi tayo sigurado. Sabi nga niya niya, 50-50. Kapag napahiran ng santoon, hindi na po posible. Sigurado. Bakit? Nakahingin ang tawad. Sa daigdig na ito, ay huwag namin kalimutan na wala naman pa ang pinakasala. Dahil ba ang pinakasala? Pero nais ng Diyos na rin, binisin tayo. Kasi yun ang dahil yung kaharian ng Diyos. Na naway yung Diyos namin kapinapaka. At maging bahagi yun ang ating pagdudunan na yun yung kasiguraduhan na dulot ng ating pananampalataya. Wala na tayong pataagang-agang. Kaya, si Pino kaya pupunta kayo sa langit ng hindi. E kapag napahiran ng Diyos ang demonyo, hindi na tayo mag-aalita. Maliwanag mo. Bakit? Ay maliwanag na sinabi ni Jesus, magtugon. Magsilip kayo malibon sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, mas maganda ako na magpapahin ng Santo Mario yung nakapagsasalita pa. Para mo na maliwanag ng pagpapahayag ng kanyang maliwanag na pag-aamin ng kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero yun ang pinagin na hindi na pagkakataon. So ang Diyos ay palagi nag-aanyaya sa atin na lumalim sa Kanya, humingi ng awa at pagpapatawa. Sabi ko nga ang kanina, isa rin ako sa biyaya ng pagpapatawa ng kasalanan niya. Yung kasiguraduhan na tayo magbabago ng ating pagkilos sa daigdig na ito habang tayo nabubuhay. Kasi ang tunay lamang ng pagbabago ay nagsisimula sa pag-aamin namin ng aming kasalanan, ng aming kahinaan, ng aming kagulangan sa harapan ng Diyos. Ang iniyayangan namin na alin, basbas ang bago ng Diyos, binisin tayo at bigyan tayo ng lakas ng pangunan. Mahal sa katuparan natin ng mas maayos ang kanyang payaya upang pakinabangan natin ang kagayaan walang hanggan.